different ministries. You are serving in the parish. And we request help me to talk about synodality, kung paano na kayo bilang servants in the parish and different ministries ay makapromote ng synodality in the parish. You cannot promote what you cannot understand. Kung naiintindihan natin ang synodality, simple lang na. Pero kung hindi natin maintindihan, parang napaka-komplikado na idea. I want to just remember Pope Francis pag sinabi natin na synodality. Yung si Pope Francis, yung synodality ng spirituality niya, kahit sa kukapo siya, pupunta siya sa mga simple na tao. O sa preso, yung sa pinagawa ng sa hapos, sumasakay siya ng bus, at naging pag-usap sa mga simple na tao doon. Yun ang idea ni Pope Francis na synodality. Because for Pope Francis, para ang simbahan ay sila-sila na yung mga obispo, yung mga kardinal, yung nag-usap at nag-implement ng mga program in the church. Baka naman hindi yun yung tao program para sa mga nasa tao. So we need always to listen to those in the areas. Kaya maganda po yung sinabi ng Moses, I prefer a church that is loose, dirty, in pain, or pagod, kasi pumunta doon sa laylayan para makita niya ang anong talagay ang totoong sitwasyon. So that this church, meaning the bishops, the priests, the catechists, the leaders, kayo na nagsaserve dito sa parokya, ay alam natin kung ano yung sitwasyon doon sa mga. Para matulungan natin sila. Para natin sila dito sa simbahan, para masabi natin na dito sa simbahan, mayroong communion, yung mga members na hindi pumunta ko ay pumunta na dahil hindi bayad. Communion kasi dati hindi sila nakikinig at nakikinig at pinapakinggan, pero ngayon dahil pumunta at hindi bayad, may communion. And then, participation, kahit simple sila, kahit ordinary sila, dahil nag-drink sila, nag-pause sila, kahit sa din pwede mag-serve dito sa parokya, mag-participate. The more participation, the better. Yun po ang bakit ang ito, the choice of participation. And then, mission. Kailangan natin ang mission para meron participation, para meron communion, para meron sila. Mission, very good is, kayo pa rin yun, tayo, kasi pahal, pumupunta at pinakausap, pinupusta, and they empower, pinadalas ka dito sa sentro. Pag hindi mangyari yun, hindi tayo sila. Tayo-tayo na naandito. Tayo-tayo lang na dati. Tayo-tayo lang na may alam. Tayo-tayo lang na dati nagsiserve. So, maiiwan sila. Kahit sabihin natin na ang ganito na ng parish namin, naka-forward tayo sa maganda yung mga programs, kung hindi natin nilimot sila, kaya adult pa rin sila, hindi natin masasabi na ang parish natin ay sila. Okay? So yun ang sila. Communion, participation, and mission. These three are interrelated. Walang communion, kung hindi kayo yung mission, hindi sila, pinapusta sila, dahil sila dito sa sentro, para mag-participate ng sila. So walang synodality. So, kailangan, para meron synodality, nandun yung trato yun. And in our diocese of Baguio, kaya dapat ganun din sa parokya natin, meron na tayong program, meron na tayong rekursa, meron na tayong paraan para maging synodality. At yun ay yung tinatawag natin na building and empowering communities. Kasi in reality, kung sa Mindanao, sa Santos, sa Visayas, pagmamagta ka lang doon, o kahit sa diocese of San Jose de Mesilla, makita mo doon na iba yung level nila. Hindi lang sila nag-overship, pero may mga program sila para nagtutulungan sila. Yun yung dito natin dito sa diocese of San Jose. Lalo-lalo na kung tumunta mo si Bishop
You don't worship God. You don't have another worship of God. But that is not what faith is all about. Faith is also loving your neighbor, whom you see. How can you love God whom you don't see, if you don't even love your neighbor whom you don't see? John 15:12. This is not one way. Love one another as I have loved you. So meron po lang sa akin, kung hanggang liturgy, misa, lahat tayo, dapat mag-organize tayo para ma-empower din yung horizontal aspect of our faith. Yung word of God, yung worship, yung prayer, magagaling tayo dyan din sa Christ as well. Pero yung horizontal, kung paano mag-isita, ma-empower, mag-ulungan, mag-ilala, naramdaman yung mga pulas at the poor in our society, claro yung kagawin mo, claro yung priority mo, patagal mo yung vision.
hindi daw sila sinusuport ng Diocese. Pero kung binibigyan namin ng kanilang vision mission, totally different kasi sa vision mission ng Diocese. So parang ito yung gusto ng Diocese, sila din iba yung gusto niya. So mali na talaga kasi we cannot be in communion pag ikaw ng mundo, iba yung gusto mo. Kaya dapat kung ano yung vision mission ng Diocese, yun din ang vision mission mo kahit ano ang grupo. I-adapt mo lang lang. Hindi kayo gagawa ng sarili ko vision mission kasi pag gano'n, hindi talaga magiging parallel social. Magiging iba na yung direction mo. At ito po ay nangyayari kung isan. Kaya hindi ko yung parang yan, kung sila may ibang activity. So, yung vision mission, from the vision mission, go magagaling yung mga programs na Parish. Kaya in 2017, we really worked hard para tayo ay magkakaroon na vision mission. At ito nga po yung sinabi ni Father Lorenzo Aguilar before. Our vision is like our guiding star in our journey as a diocese. We are journeying together, community to community, similarity, but if we don't have a vision, paano tayo in communion? So, parang guiding star natin. Now, yung vision natin in the diocese. It tells us the ending we would like and the direction we need to follow to achieve the end. So, yun ang gusto natin marating at ito yung direction, ito yung mga programs para marating natin yun. Pag hindi mo alam yung gusto natin marating yung crisis, hindi makakiba yung gusto nyo marating natin po. So, hindi ka nagiging similar. You are not in communion because you have a different direction. So, ganun ang ganda, pag alam ko na po yung vision ng crisis natin. We cannot just move forward and leave it to faith where we shall go. Alam niyo, na-experience ko ba yung lumabas na kasi wala ka plano ng pumunahan? Ano ba sa kasi? Lumuha ka lang talaga? Ano ba sa kasi? Basta lang ang lumuha ka, ako ang plano? So, di mo alam kung saan ang pumunta. So, parang gano'n ang simbahan na hindi klaro ng kanyang vision. Kaya kayo po ang participants, the servants, in its parish, vision. Promise mo, mahal mo, na ikaw sa atin nyo, yung vision na yun, kasi yun nyo, tutulong sa inyo para maging similar nyo, communion, participation, and vision nyo. Therefore, our vision gives us the mindset, the culture, the lifestyle, and the orientation, the spirituality, the paradigm shift we must take to reach our desired ending. So, pag ikaw yung servant ng parish, at alam mo yung vision, dapat baguhin mo yung ugali mo. Kasi hindi pala naaayon yung ugali mo sa vision ito. So, the vision, sabi niya dito, gives us the mindset, yung karisipan, di ba na pagpalulod? Mayan na pagpalulod, pare-parehas na pagpalulod. Kung isang magluso ko, kasi iba-iba lang, yung isip ng mga iba-ibang political organizations kaya isang nag-aaway o nag-similarity o nag-communion kasi hindi pare-parehas na mindset. Sabi ni Father Lorenzo po, eto vision ang itulong sa atin para communion, pare-parehas yung mindset po natin. Eh, sabi ka dito, the culture, the lifestyle. Kung gusto pa lang natin ay para sa Catholic Church, hindi dapat pala ako, kahit ako yung pinakamaladig, magpapayo din ako para mag-participate din yun na. So, gano'n po. Yun, kasi alam mo yung vision niya, mag-participatory pala, hindi dapat baguhin ko yung sarili ko. Kasi I'm not promoting participation if I keep on promoting myself. Kasi minsan, nangyari yung gano'n, ha? Gusto mo na promoting yung director, yung mga tutor, first beginning to the choir, lumusan. So nga, asa daw ang mag-participate, iba niya na doon. Kasi hindi niya, siya na rin yung may alam. And if this happens, it only means that we are not being seen. Hindi pa natin i-empower yung iba. Sabi na ba, na nag-copy sa mga videos ko, eh kasi parang pag-inatawa ko sila, ayaw ko nila. Pero hindi lumusan.
yung lifestyle natin, dapat sa tayo, kung sa gusto natin mangyari sa parokya. Kasi kung isa, ganito yung mission ng parokya, pero yung lifestyle niya nito, isang leader, sobrang anlami. Church of the poor. Hindi na poor din ako, ito na lang.
embody the spirituality of preferential option for the poor. Nasasimbahan sa parokya ang preferential option ang mas i-priority natin, ang mas pagbibigyan natin ng pansin ng priority ay yung mga poor. The dogs, the last, and the least, yung nasa peregris. Church of the poor. So kung ikaw ay leader, so rich ka na. Kaya tumulong ka, doon ka sa hindi ka rich. Para may rich din sila. Dahil sila dito sa sentro para makapagpasitin sila. Para ma-empower din sila. Sinabi natin po, hindi lang yung ikanapit. Sinabi ko kanina, maraming levels of poverty. Pag hindi sila nagdarasal, poor na din sila. Pag hindi sila nabitira, natin mga literal suffragettes, poor na din sila. Bakit sila poor? Kasi tayo na rich. Hindi tayo nag-reach out. Natutulong sa kanila. So, sino dapat ito rin ang solusyon? Reaching out, going to them, and empowering them. So, Church of the Poor. Yun po ang priority natin. Kaya naramit po tayo mga program para po maging Church of the Poor at analysis of power. Sana rin po dito sa parokya maging Church of the Poor kayo. Na kayo mga leaders, ang priority ninyo na magsisipihan, bigyan ng program, na i-invite ay yung mga poor. Hindi lang kayo-kayo marami. Kaya maganda yung pag may kapasyon kayo, may visible na presence, yung mga simple na tao. When I was a committer sa Baptist Center, pag birthday ko, hindi-invite ko palagi yung mga blind. Pati dito, ikaw, naalala mo, laging humubong tayo yung mga blind. Kasi gano'n na ang isang simbahan. Kung sino yung mga simple, sila dapat kapag-invite priority sa mga opasyon natin sa doctor. Pero kung minsan, hindi yun. So marami talaga dapat ko yun. Kaya nga, yung mindset, yung kultura sa parokya ang dapat ko yun. Kaya after my talk, you will really be gathered and you will ask this question based on the talk of Father Jeff about synodality, community participation and mission, Church of the Poor, and community of communities. Ano yung dapat gawin natin, service natin ng program in our lives, in our parish. Ano yung mga ugali natin, ng leaders, para maging inclusive tayo lalong-lalong na sa mga poor. So, before lunch, we will do that. Para naman, may buwa itong talk natin. Mayroon kayong isasas per, ito lang kung paano yung gawin. Baka per commission na, may mga leaders nila, kung sila yung church, sila yung magpapamitin. Ano yung mga suggestions nyo? Based on the project, kung yung dapat natin gagawin sa parish, kailan natin gagawin, kailan natin i-implement yung mga ito, kung yung mga solutions natin. In our lives of Baguio, we are doing our best to empower our bases. And a big part of our efforts is to empower bases, is to provide for their place of worship and learning. This shall also play a great role in the implementation our excellent programs. So in our diocese, pagkado ni Tami ni Bishop, kung yung pinarami na na chapels, because he said, that is their gathering center. So Bishop Ron, magiging mo pa build na ng simbahan. Because that is one place to empower the way of our parish. Pero sa may naman, pumunta mo ng project, pumunta doon para mag-usabi na ka. Para naman sabay, habang binibigyan natin ng parish nila sila din na i-empower. Kasi kung kami sa hindi naman yung parish, pero hindi naman sila na center at na empower. So let me conclude with this important challenges from this history. Number one is the insufficient understanding of the PC class and before self-order. Ito yung nakita natin na bakit may mga parokya na hindi ganun ka-aktibo pagdating sa singularity, Church of the Poor, communities, community participation, and mission. So during the Second Ecumenical Pastoral Assembly of Baguio Benguet in 1989, there was a serious evaluation of the pastoral program of the Ecumenate, and it was observed, discovered, that the main reason why there were some failures in the implementation of the pastoral programs was insufficient understanding of the BBC class and the personal program among the clergy and among parish leaders. Political community, and among
things in. Before Salatas, a organization of the directions provided by Vatican to the people, Vatican to call for renewal, a renewal in the church. It is to be renewal of its pastors and flat in their thinking. This renewal was only possible through new evangelization or renewed integral evangelization. Kaya meron yung universal program niya. Number two, we need to revisit the mind of Bishop Francisco Clavel about what truly is a BBC. Sabi niya, it is important for us to define at any given moment what we are as a church and where we are to go as a church. If the church then was growing, it is because there was a transition from being a traditional church to building BBC. To traditional church, na sacramentalized, or evangelized, liturgical na, you know. Kung may mga nag-i-improve na diocese, sila yung nagsisiryoso sa BBC. Tulad ng sa South, Mindanao, and Visayas. The church can grow only from being just liturgical to developmental, liberational, only if BECs were empowered. So, you know, only when BECs were empowered. So, kung gusto natin na yung sila na, yung pagsas na yun, sila na natin na, religion, participation, vision, okay, the only way to do that, to achieve that, is to really empower BECs. Let us all together read our mission in our Diocese of Pablo as a result of all this pastoral assembly in 2018. Ito po yung resulta. We so yung tanong po ay, so meron na pala mga ganyan na plano. So based on the evolution, saan na tayo na level ng BBC? Alam mo, nakakarapot, pero
simula ulit. Kaya nag-bibisita kami house to house. Kasi yun yung process step. Kaya pag hindi ka nag-process step, paano mo ko sasabihin na tumaas ka lang? Sabi ko, kung hindi mo process step, kaya hindi man lang nagawa. So, parang we can not make a short cut. Kaya doon sa Diocese of San Jose, ang pangako ko nila sa BBC nila ay simbahan at babaay-bahay. So that will be priority na. Talagang regularly mabisita ang mga members. So pagdating ko ang regular visit of members, pinilayas sa pagbibo ko na. Kaya na, nasa liturgical level na tayo. So, sabi namin kay Father Rony, na kailangan talagang seriously pala. Kasi, may mga here and there na efforts ng pare, pero as analysis, parang unang pa. Kaya sabi namin kay Father Rony, seriously pala, ipakita mo na po na nila, parang unang pa. And we are talking about this, sana, seriously nila, ng partitioner doon sa Tugol na meron din sila siya ang pilot BBC na lahat ng members na BBC na niya pagkas yung bahay na bukos na yung mindpipe, seminar, prelates, masterly kasi doon nagsimula na ang paus kasi hindi mo masabi na sino tayo community participation vision pag hindi ka nabot na yung mga buwas diba? Sabi nga ng Pope Francis, huwag kayong maghintay. Kayo yung pupunta. Pero sa ngayon, wala naman pupunta. So yung tanong na ito, yung tanong mo na, ano ba yung level natin ito? Medyo malayo pa. Pag sinusunod natin ito, kung ano talaga ang sinatanti, NBC. Kaya na, that's the challenge sa inyo dito sa CPCP. So, kailangan natin simbahan na pagpapahayapahay. Simbahan na pagpapahayapahay. Sige po, other questions? Ito lang kung paano gagawin yung mga different
Jail, prison? Yes. Okay. Ito po sa po, ganun pa po, ba't sa ito marami? Ano sa mission? For ministry, sige po. Pamalagay yung ministry, medyo mag-ibay mo lang siguro para lahat magsalita. Yun ang sino na natin lahat mag-share, lahat mag-sabi ng kanyang submission, ng kanyang plano, magigitan na ba sa natin based on what sino na natin is your word. Okay? So, thank you. Alis ka lang po, mo sa inyong interes. Okay, pinata ng kaso ko. Kasi na, house to house. Na tumula na, ituloy ko, marami sa kanya pinata ng kaso ko. Na hawa ko. Okay? Thank you. And guys, you all set? Okay? Glory to the Father, and to the Son, yung mga collectors,